Good morning, everyone. We are blessed to have you join us. Welcome to LJ Unified Commonwealth Sunday Worship Celebration. We are part of the worldwide Lord Jesus Our Redeemer churches, and we meet every Sunday at 10 a.m. in the morning for our worship service. We will begin in exactly 5 minutes, and we encourage you to invite your family and friends to join us and we learn more about God together. Again, welcome to LJ Unified Commonwealth. God bless you. Glory, honor, and strength unto our God.
Good morning po sa ating lahat mga kapatid, and welcome to our online service. Let's start to praise and worship the Lord. Amen. Come on. And forever be our God.
Pagbasa mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 66, Talata 5-8. Halik kayo at tingnan ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Pinatuyo niya ang dagat, tinabi dito lang ang ating mga ninuno na naglalakad. Tayo'y manggagalak sa kanyang mga ginawa. Maghahari ang Diyos ng walang hanggan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga bansang kanyang pinagmamasdan, kaya ang mga sumusuway sa kanya ay hindi dapat magmalaki sa kanilang sarili. Kayong mga tao, purihin ninyo ang Diyos. Parinig ninyo sa lahat ng inyong papuri. Pagwalain ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa paumpisa po ng araw na ito, gabayan niyo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming kakaharapin. Bigyan niyo po kami ng dagdag kaalaman upang maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo po kami na maiwasan namin ang paggawa ng mga kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Patawad kung kami nagkakamali sa aming isip, sa pananalita at sa aming mga gawa. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong maitama ang aming mga nagawang kamalian. Naway ang pagmamahal, gabay at pagpapala mo, Jesus, ay aming maramdaman. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na parangal at papuri sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. I will not stop
every tribe and nation bows before you, and I will not stop till they all see your glory, see your glory, your fire burns within me, burns within me, breathe your fire, your fire burns within me, burns within me, breathe your fire. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. To rise and to rise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. And to rise and to rise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Oh,
Good morning, everyone, and we are pleased to have you join us this Sunday morning for our Breaking of the Bread. Alam niyo po, itong Breaking of the Bread, we have been doing this for a lot of years already since we have been believers. At alam niyo po, it is a remembrance or a recollection of what the Lord God has done for us. Now, two things that we need to remember is ngayon po panahon ng COVID, we tend to remember the things of the past. We tend to remember things na mga ginagawa natin previously wherein we were watching movies, we were eating popcorn or hanging out with our friends, going to church with our loved ones and our family members. But we are unable to do that right now, no? But we just tend to remember the things that we did previously. And also, one thing that we do is we tend to look forward. What are we looking forward to? Am I going to still have work? Meron pa rin ba akong trabaho after this? Or am I still going to be able to go back to school after? Magiging normal pa rin ba ang buhay after this COVID? Or talagang ganito na forever na kaming nakamask? At marami na tayong mga iba-ibang mga bagay that we were not used to doing before, but we have been doing now. Alam niyo po, it says here also in the Bible that there are two things that we need to remember. First, we need to remember and to look back what God has done for us. And also, we need to look forward to what the Lord Jesus Christ is going to do for us. At ngayon nga pong umagang ito, no, allow me to encourage each and every one of you na kumuha na po tayo ng ating pong elements, yun pong ating, if you have your bread with you, or crackers, and also yun pong ating pong juice, doesn't have to be this color, kahit po juice or simpleng tubig lang would suffice as long as you have it with you. So we could have it in our Breaking of the Bread this morning. At alam niyo po, just open the passage with me. It's in 1 Corinthians 11:23-26. Lagi po natin itong binabasa whenever we break bread. And it says here, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you remember, you proclaim the Lord's death until he comes.'" So dito po sa passage that we just read, makita po natin, remember, sabi po ni Apostle Paul in what he has written here, he remembers what the Lord Jesus Christ has done previously, offering his body for us and also his blood in remembrance of him. And what are we to look forward to? Sabi po in verse 26, we are to look forward to, diba, yung pong coming back of the Lord until, sabi po, proclaim the Lord's death until he comes. So muli pong babalik ang Panginoon, and we're looking forward to that day when there's going to be no more sickness. We do not have to worry about anything dahil kasama na po natin ang Panginoon, and that is a joyous thing that we need to look forward to. So ngayon po, samahan niyo na po ako as we have our Lord's Supper this morning. Let's take our bread and let's pray and meditate in the presence of God. Heavenly Father, we thank you that you sent your Son, Jesus Christ. We thank you, Lord Jesus, that you have allowed your body to be broken, to be shamed, you know, to be chastised because of us. You bore all of our guilt and all of our shame. And Lord God, we thank you because you're the one, Panginoon, who gave us your everything for us. You got all of our guilt and all of our shame. So we may be made free in your presence today. Thank you, Lord, and remember what it is that you did on us on the cross 2,000 years ago. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Let's partake of the bread. And also after supper, he took the cup. Let's pray for the cup. Father God, thank you. Thank you that through the blood of Jesus, we are free from our sin.
We have been washed away from all of our uncleanness. We thank you, Lord Jesus Christ, that you allowed your blood to be shed in that hours. Lord, without the shedding of the blood, there is no remission of our sins, and we thank you for that. Thank you that we are able to walk boldly and claim your promises to be true, because you have promised and you have delivered, O God. Thank you so much, and we bless your name today. In Jesus' name, amen. Let's partake of the juice. And again, whenever we eat of the bread and partake of the cup, we proclaim the Lord's Supper and the Lord's coming until He comes. Maranatha, Lord, we praise you because we are anticipating a very bright future ahead of us, Lord God. Thank you, Lord Jesus. This is our prayer this morning in Jesus' name. Amen. God bless you. Kapatid, tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. Pero bago po yun, may gusto po akong i-share sa inyo. Alam niyo po yung kanta ng Mercy Me na Generous Mr. Lovewell? Sa kanta po ito, kinukwento ng narrator yung buhay ni Mr. Lovewell. Isa siyang simpleng tao na araw-araw humahanap ng mga paraan to show love to other people. Kinakamusta niya yung mga kaibigan niya, nag-offer siya ng tulong sa mga nangangailangan, nag-offer siya ng tulong sa mga nakakasulubong niya sa kalye. Maliit na bagay man ang mga ito, malaki ang impact nila sa mga taong tinutulungan niya. And habang papakinggan mo yung kanta, may lyrics doon na malalaman mo or madidiscover mo kung bakit ganun si Mr. Lovewell. Sabi doon sa isang lyrics, "Cause someone took the time with him." Dahil may unang nagpakita sa kanya ng kabutihan, kaya natutunan niya din maging mabuti sa ibang tao. Has someone helped you recently? Maybe merong nagbukas, nag-hold ng door sa inyo sa elevator para makapasok kayo. Or may nanlibre sa inyo ng lunch kasi na-short kayo this week. Mga simpleng bagay na ganon. And ang tanong, paano mo sinuklian yung taong yun na gumawa sa'yo ng kabutihan? Sometimes we don't get the chance to repay yung mga taong tumulong sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, we can always pay it forward. Paano? Halimbawa, next time na ikaw naman yung nakasakay sa elevator and may gustong magpa-hold ng door para makapasok sila, but hindi ikaw yung mag-hold ng door sa elevator para makapasok sila? Or meron kang kapatiran, kaibigan, or katrabaho na walang lunch kasi na-short this week, pwedeng bigyan mo sila. Or kaya yung mga nangangailangan sa kalye, mga pulubi, mga homeless, wala silang makain, pwedeng ikaw din yung tumulong sa kanila, bigyan mo sila ng food, di ba? We can always pay it forward sa ibang tao. Alam mo, reminder po ni Paul in Galatians chapter 6 verse 9, sabi doon, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa." And sabi niya din po sa Acts chapter 20 verse 35, "Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap." Parehong ine-emphasize po sa verse na ito ang blessing na matatanggap ng mga taong tumutulong sa kanilang kapwa. Paano pa kaya kung una tayong nakatanggap ng blessing? Di ba maganda na tayo naman ang maging pagpapala sa ibang tao? Yan. As we give this morning, our tithes and offering, yung mga tulong na binibigay natin sa kapatiran natin, sa mga taong nangangailangan, it is an act of worship, mga kapatid. And ang pagbibigay natin, it is an opportunity to respond in gratitude to the grace, love, and mercy of our God, and to put our faith and trust in the Lord into action. Ayun lang po, sana po nakatulong or may natutunan kayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po Lord God sa lahat ng blessings, yung provision mo sa amin, yung araw-araw naming pagkain, araw-araw naming
pabasahe, araw-araw namin, Lord God, na mga natatanggap na minsan di namin napapansin, Lord God, kasi simple lang, or minsan iniisip namin, Panginoon, na matik na, na natatanggap namin. Pero Lord, thank you sa mga simpleng bagay nito. Thank you, Lord God, dahil you always provide our needs. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we pray, as we give today, tulungan mo din po kami na maging pagpapala sa iba. Turuan mo kami na maging generous giver. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo ang puso namin na magbigay ng bukal sa aming puso. Hindi napipilitan lang, hindi napipressure. Pero Lord God, may we give with love. May we give, Lord God, na may cheerful heart, Lord God. And Lord, as we give our tithes and offering, give us knowledge and wisdom on magkano yung ibibigay namin, ano yung dapat na ibigay namin. And Lord, maraming salamat. Tunay nga na ikaw ay Diyos na buhay and you are our great provider. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, i-lead sa araw-araw, provide, continue to provide our needs. Sa'yo lang namin pinagkakatiwala ang lahat and the rest of this day. We thank you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at kayo pong lahat ay malugod namin na wini-welcome dito po sa ating Sunday online worship service. Ako po si Pastor Art Cayton. I'm one of the pastors of Eldoret Unified Commonwealth. And if this is your first time, ikaw po ay binabati namin and we hope na makasama ka namin muli sa amin pong mga susunod na gathering or pagsasalo-salo. At kung ikaw naman ay may kasama dyan sa sambahayan mo ngayon pong umagang ito, patiin mo naman at sabihin mong good morning. Yan. At sa lahat pong makapastura natin dyan, again, binabati po kayo ng Happy Pastors Appreciation Month. Ngayon pong buwan na ito ng October is Pastors Appreciation. So kung meron ka pong katabi dyan na pastor, batiin mo naman. Sabihin mo, Happy Pastors Appreciation Month. Yan, no? At tayo pong lahat ay nagagalak na tayo po ay sama-sama ulit na nagsasama-sama, no, dito po sa ating Sunday online worship service. Sabi nga po, kahit tayo ay hindi nakakapag-gather physically, tayo naman po ay nag-gather spiritually at tayo po ay magkakasama, no, dito po sa ating Sunday online worship service. At ngayon nga, meron tayong series. It's entitled Kingdom of God or The Kingdom of God, na kung saan na pag-aralan po natin that in the kingdom of God, meron pong nag-rule and nag-reign. Yun po ang paghahari ng Panginoong Diyos. And this is an expression of His sovereign will sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Again, meron pong king, diba, sa kingdom. At ang king po ay meron pong pinaghaharian na dominion. No? At tayo po ang mga pinili or kinilaga ng Panginoon na pinaghaharian niya, yung mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ay sinabi nga po, yun po ang dominion ng Panginoong Diyos. So right now, alam naman natin na ang Panginoon po ay nabuhay sa mundong ito. Siya ay kasama ng mga tao during the time siya ay nabuhay ng 30 or so years. And then after that, He died. No, after po ng 3 years niya ng ministry. And then He resurrected. Siya po ay nabuhay na magamuli at siya po ay nag-ascend sa langit upang tayo po ay pag-prepara ng napakagandang mansion. No, so in the meantime, tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon. Wala po siya dito. The kingdom of God is here, no, nasa atin po. Pero not physically. Kumbaga spiritually pa lang po iniwan po ng Panginoon ang presensya ng Holy Spirit upang tayong kumbaga itinalaga po ng Panginoon ay maging malakas sa Kanya, maging katuwang po natin ang Santong Espiritu sa lahat po ng mga bagay na pinagdaraanan natin. And lo and behold, pagdating po ng araw, darating po yung physical
na yung talagang physical po na paghahari na ng Panginoong Diyos. At mararanasan po natin yun bilang mga mananampalataya ng atin pong Panginoon. So simulan na po natin. No, tayo nga po, sabi ko nga po sa inyo, is in the, tinak po tayo sa pag-aaral po natin ng Kingdom of God. At ngayon nga pong linggong ito ang pag-aaralan po natin, no, it's all about the mustard seed and the leaven. No, sabihin nyo nga po ulit, the mustard seed and the leaven. Yan. No, so last week, no, pinag-aralan po natin yung patungkol po doon sa sower, na kung saan nag-sow ng wheat, pero ang kalaban din po ay nag-sow naman ng ano po, no, ng weeds, no, kumbaga yung mga damo, sinamahan niya ng mga damo. At nung tumubo na, hindi na ma-distinguish between doon po sa mga weeds and sa wheat, no, dahil pag pinunot mo yung weeds ay maaari mo ring mabunot naman yung mga wheat. So sabi ng Lord, hayaan mo muna silang tumubo, at pag sila ay tumubo, i-harvest, no, at pagka-harvest ng mga wheat and weed na yan, ay paghiwalayin. Ipaghiwalayin yung mga wheat from the weeds. No? And bago pa po yan, no, meron pa pong naunang parable, yun pong parable of the sower pa rin. Ang parable of the sower po ay, kumbaga nagsasabi po ito na meron pong nagtatanim, at yun pong mga batong buto na kanya pong itinanim ay napunta po rin sa para mga pilapil or mga daan at kinain ng mga ibon. No? At meron din naman siya mga itinanim na napunta naman doon, nun po sa mga rocky places, no, hindi po ito kasama doon sa pinag-aral nating parable, pero you would be able to read it also in Matthew, no? Napakarami pong mga magandang bagay na mapupulot natin dyan. And yun po mga napunta rin sa rocks, kumbaga dahil kulang nga po ng moisture, ay nangamatay din. After, meron naman po yung napunta doon sa mga thorny places, tumubo po umusbong, kaya lang po kinain naman, no, naman pong kumbaga thorn bushes na nakapalibot sa kanila. At meron naman po, sabi nga, yun po mga naitanim doon sa good soil, no? Na ito po ay talaga namang lumago at nagbunga, no? At yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga po, ngayon pong umagang ito, we would be studying another new parable. It's a parable of the mustard seed and the leaven. No, ngayon po, again, recap lang, no, why parables? Bakit po ginamit ng Panginoon ng parables? Unang-una po, kung bakit ginamit ng Panginoon ng parables, it is easy to understand. Napakadali po itong maintindihan. Gumamit siya ng mga simpleng mga bagay during that time, no, kagaya po ng nets, 'di ba, ng mga seeds, mustard seed, ng leaven, ng sheep, coin, parable, yung lost son, no, at napakarami po pong mga parables na ginamit ng Panginoong Diyos. Ito po kasi ang parables is actually heavenly truths expressed through earthly means and observation, no. And again, sabi ko nga po kanina, the kingdom of God is the rule and reign of God as an expression of His sovereign will. So, yun nga po, ginamit ng Panginoon ng parables is po ito ay madaling maintindihan. Pangalawa, it revealed the hearts of the listeners. Yung mga nakikinig during that time, no, kung ikaw po ay very open, madali mo maintindihan ng parable. Ngayon naman, kung ikaw ay close-minded, kagaya po ng mga pariseo during that time, ay hindi mo maintindihan. No, kasi ito ay hindi pinaunawa ng Panginoon sa mga taong ito. Talaga naman pong sarado de candado, hindi po nila maintindihan. No? At sabi nga po in Matthew 13:14, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. No, makita nga po natin na ang Panginoon during His time ng pagmi-ministeryo ng 3 years, no, even in Galilee, nakita po natin that He was healing the sick and He was proclaiming the gospel of the kingdom. May pinapahayag ng Panginoon ng gospel of the kingdom. Pero dun po sa kanya ministeryo na yan, hindi po lahat ng mga tao na nakausap niya ay naniwala sa kanya. Meron po mga taong talaga naman pong tumutuligsa at talagang gustong-gusto po siyang mapahiya or kumbaga ma-stone o batuhin at mapahirapan, no? Pero hindi po sila nagtagumpay, no? At ganun din po sa mga nakakaparinig ng parables during that time, it is not for everyone, no? Even nga po yung mga disciples na nung kinakausap po nila ang Panginoon, sabi ng Lord, paliwanag mo naman sa amin anong mga parables na yan. No, kaya po pinaliwanag sa kanila ng Lord yung parable na napag-aralan natin last week. No? At ano pa po, bukod sa it's easy to understand and to grasp, it revealed the hearts of the listeners. Pangatlo, it fulfilled the prophecies.
it fulfilled the prophecies of na mentioned po in the book of the Old Testament, no, sa mga libro po in the Old Testament, na kung saan sinabi po doon in Psalm 78 verse 1, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the foundation of the world, no. So napakaganda pong makita natin that even in the book of David and Psalms, no, meron na bang prophecy that the Lord Jesus, no, yun pong Messiah na ipapanganak, would be speaking in parables and he would utter things hidden since the foundations of the world. No? Napakaganda po niya na makita natin na ang Panginoon ay talaga pong nag-speak in parables in order to fulfill yun pong prophecy that was mentioned way, way long before bago po siya ipanganak. And also, what we need to know when analyzing parables. Unang-una, no, dapat po nating malaman para kanina ba ito sinulat, no? Napakita natin nung last Sunday na ang kinakausap ng Panginoon during the time ay crowd, no? So halo-halo po 'yan. Meron mga siguro mga farmer diyan, mga mangingisda, no? At kasama niya mga disciples, meron din po siguro mga Pharisees or scribes during the time, but kasama po doon, no? So halo-halo po yung crowd na 'yan. So dapat po nating maintindihan that the Lord Jesus was trying to use, no, yun pong parables na ito na para po doon sa kanya pong mga listeners during that time. Ano pa po? Do not overanalyze. Pag tayo po ay nagbabasa ng parable or nag-a-analyze ng parable, huwag tayong mag-overanalyze na, ah, siguro ganito ayan yung meaning nitong ang parable na yan. No, meron po siyang kumbagang sole purpose or meaning na pinapatungkulan niya, no, one specific illustration or purpose na pinupunto ng parable. Huwag po tayong mag-deviate or kumbaga maglagay po ng sarili nating kaparaanan. Siguro kaya pinigyan ng Panginoon yun kasi dilaw, which symbolizes peace. Ano? No? Yung mustard seed. No? Yun pong nakakain kayo ng mustard. Meron pong kumbaga kaparaanan ng Lord kung bakit yun ang pinili niya. At yun po yung dapat nating mas pagtuunan ng pansin. No? Huwag po yung sarili natin na mag-a-assume tayo or mag-ano tayo ng sarili natin na ito ang tingin ko dyan kung ba't yan ang ginamit ng Lord. No? Meron po yung kumbaga specific illustration or purpose kung bakit yan po ang ginamit ng Panginoon. So, punta na po tayo. Tara, basahin na po natin yung atin pong topic for this week. The mustard seed and the leaven. It says here in Matthew 13:31-33, He put another parable before them saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and make nests in its branches. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leaven. Tayo po muna ay pansamantalang manalangin at tumulog sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ay kasama namin. We thank you, dear God, that through your words, we would be enlightened. Lord, our prayer is that you open up our minds. Gawin mo pong bukas ang aming mga puso at lubusan naming maintindihan, Panginoon, ang parable na gusto mong ipaunawa sa amin ngayon pong umagang ito. We thank you so much. We praise your name. This is our prayer. In Jesus' name, amen at amen. Tara po, punta na po tayo doon sa atin nga pong aralin ngayon pong umagang ito. No? So again, tingnan po natin gusto pong ipahayag sa atin ng Panginoon tungkol po sa mga parables. Unang-una po ito pong parable na atin pong binasa. Dalawa po itong parable na ito, no? At yun nga pong unang parable, the parable of the mustard seed, it is contained in all of the 3 synoptic gospels. Ang ibig sabihin po ng synoptic, parang synopsis, no? Nagkukwento, ito po ay kinukwento, no? At kumbaga meron pong, yun nga, pagkukwento na nagaganap dun po sa 3 books, no, na meron pong similarities. At even naman po yung parable of the leaven ay nabanggit naman po in Matthew as well and in Luke, no. So dito nga po in the parable of the mustard seed,
pinipredict po ng Panginoon Diyos yung pong amazing growth of the kingdom of heaven. No, the kingdom of heaven. Kingdom of heaven po yung ginamit na word ng Lord or ng mga tao during that time kasi masyado po sa kanila hindi po nila ganun paka-accepted yung kingdom of God. So they might think that it is offensive. So they use the word kingdom of heaven during that time. No? So ano po ang matututunan natin? Una-una po meron lang po tatlong bagay no, na tayo po ay gusto nating pagtuunan ng pansin. Dito po sa ating aralin, tatlo pong truths about the kingdom of God or the kingdom of heaven. Ano-ano po ito? Unang-una, pag-aaralan po natin how the kingdom of God begins. How the kingdom of God begins. Pangalawa po, how the kingdom of God builds. And last is how the kingdom of God blesses. No? How the kingdom of God blesses. Unang-una po pag-aaralan natin yun pong how the kingdom of God begins. Pag-aaralan natin paano bang kisimula ang kingdom, no? Ang kingdom of God. No, sabi nga po ron sa pinag-aralan natin kanina na Jesus Christ put another parable before them saying that what the kingdom of heaven is like. Ano ba ang kagaya ng kingdom of heaven? So ang kingdom of heaven po ay inihalin tulad ng Panginoon to a grain of mustard seed. No, so isa pong butil ng mustard seed that a man took. Sino pong nagkuha ng grain ito? Ang Panginoon. And sowed it in his field. No? So it would be sowed. Yan. Itinanim po ng Panginoon yun pong seed na ito no? Dun po sa kanyang field. Ano pa po ang matututunan natin o makikita natin patungkol po dito po sa bagay na atin pong pinag-usapan. Eh nga po sabi natin kanina no? That the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. Sabi po in Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So, ang nakakita na po ba kayo ng mustard seed? Nakakita ako ng mustard seed before. Napakaliit lamang po kung nakikita niyo po. Kung nakakita na po kayo ng aspili, no, yung aspili po, di ba minsan meron niya dyan sa ibabaw niya, yung parang bilog. Ganun lang po ang kaliit. No, ang mustard seed no hindi niyo po halos makita no ayan po ganyan po ang itsura ng mustard seed yan so, di ba napakaliit lamang po niyang mustard seed na yan no para pong pag tinignan mo yan minsan parang akala mo parang itsura siya ng pepper no yun pong buong peppercorn kung tawagin nila napakaliit lamang po niyan pero magtataka ka sabihin mo din po sa binasa natin if you're going to be legal about it or legalistic about it, Pastor Art, hindi naman yan ang sabi doon sa binasa natin kanina, no? Na yung seed na yan ay pinakamaliit. Diba? Pinakamaliit. Base po doon sa nabasa natin kanina at sabi po doon, diba? Sa verse 32, it is the smallest of all the seeds. But when it is grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree. No, kung tayo pong lahat ay talaga magiging legalistic, no. Ang pinakamaliit po talaga na buto, no, ay hindi po itong mustard seed. Nakikita niyo, kundi ito pong tinatawag po nilang Iris odorata, no. It is a kind of orchid. Maring nakita niyo na po ito sa mga bahay-bahay niyo, no. Sabi po ito, this is a flowering plant that lives in areas across China, Southeast Asia and the Philippines. Preferring a rainforest type of habitat, the seed of Iris odorata is only 0.2 millimeters in length. Yan. So para po kayo magkaroon ng visualization, ang laki po ng mustard seed, no, is about 1 to 2 millimeters. No? So kung 1 to 2 millimeters po ang laki niyan, ang sabihin po in 1 millimeter, kailangan mo ng 5 seed ng Iris odorata para ma-cover up yung isa pong mustard seed. No? At kung gramo naman po ang pag-uusapan natin, 1 gram, para po makakuha ka ng 1 gram ng Iris odorata, you would need 3.3 million seeds. No? Nito po, para makakuha pa lang ng 1 gram. Ganun po kaliliit ang seeds ng Iris odorata. Pero bakit ang ginamit ng Lord na seed during that time
ay yun pong mustard seed. Again, ito po ay hindi po literal. It is a hyperbole kung ba tawagin po. No? Hyperbole po ito. Pero at the same time, ito po kasi ang seed na kilala ng mga tao during that time. Sinabi lang ng Panginoon, hindi naman ito yung, sinabi niya ito yung pinakamaliit na seed. Dahil yun po ang alam ng mga tao, familiar ng mga tao during time. Pag sinabi ng Panginoon, ang pinakamaliit na seed ay Aedes odorata, hindi po makaka-relate ang mga tao dahil wala namang orchids malamang na nabubuhay, di ba, during that time sa Middle East portion ng mundo, nandito lang po sa banda ng Southeast Asia. No, and one nga po is the Philippines. Hindi po maunawaan ng mga tao yung during time, pero agriculturally at lagi po nilang nakikita yun pong seed ng mustard seed. Familiar sila doon at nakikita nila na ito, kapag ito na yun, talaga naman po lumalaki. It grows, sabi nga po nila, to as big as 10, 12, or even 20 feet. No? So, napakaliit po na buto. Pero at the same time, kapag lumaki naman po, ay, actually, it's not a tree but a shrub. No? Pero ito po ay ginamit na analogy ng Panginoon para mas madali pong maunawaan ng mga listeners niya during that time kung ano po yung gusto niya ipunto. No, so kaya po ginamit niya ang mustard seed. Ayan. So kapag tinignan mo po ang kumaga resume, no, ng Panginoong Diyos, ay eh, talaga namang wala kang makikita na maganda patungkol po sa Panginoon, ano, na sa kanya pong resume. Makikita mo ron, unang-una siya po ay pinanganak sa manger, no? Sa sabsaban lang po ipinangarak ang ating Panginoong Diyos. At kumaga sabsaban, inisip po ng mga kasi during po that time, ang iniisip ng mga Israelites na king nila, no, is someone that would defend them against the oppression of the Romans. No? At hindi po na iniisip na ang Panginoon ay ipapanganak bilang mahirap or aba. No? Pero siya nga po ay pinanganak in a manger in a small town in Bethlehem. Ano pa po? His father, yun pong tatay ni Jesus Christ, is a lowly carpenter. Maliit lang po yung kanyang posisyon. Siya ay carpentera lang during that time. No? At the same time, siya rin po ay pinanganak, o siya po ay lumaki, no? Doon po sa city, despised city ng Nazareth. Na kumbaga ito para talagang pag ikaw ay galing sa Nazareth, parang nakakahiya or parang ito yung parang talagang city magulong-magulo kaya ayaw nila, parang sabi nga nila, nothing good comes out from that city of Nazareth. Diba? Yun po ang parang saying nila during that time. And ito pa po, ang ministry ng Panginoon Diyos lasted only for 3 years. 3 years ang ministry ng Panginoon Diyos at tumagal. No? Nabuhay siya sa mundong ibabaw for probably 33 years old. No? At yun na lang po, yun na po ang ministry ng Panginoon. He only lasted for 3 years. Ano pa po? His followers were ordinary. Ordinary yung mga tao lamang po ang pinili ng Panginoon. Ordinary and unschooled people. Ano pa? He was accused. He was arrested and tried before his enemies. So, ibig mo, ang Panginoon po ay naaresto. No? So, yun pong nangyari sa Panginoon. Ano pa po? He was crucified as a criminal upon a cross. No? Kumaga po, during the time, ang mamatay po sa krus ay talagang pinakanakahiya. No, na form of death. Dahil ikaw po ay parang ipinaparada at ikaw ay parang pinapakita na ito ay mamatay tao, sinner, malaking kasalanan ang ginawa ng taong ito kung bakit siya napako sa krus. No? At sipin mo, siya po ay nag-minister ng 3 years, but after, no, nung matapos po ang kanyang ministry, only about 120 loyal followers were left. So katulad po ng mustard seed na nakita natin kanina, mga kapatid, the beginning, no, of Christianity or yun pong ministeryo ng Panginoon lasted only 3 years and he was only able to gather 120 loyal followers. Sabihin mo, naku, napakaliit naman yan. Ano palang significant ng ginawa ng Panginoon? But alam niyo po, again, galing po sa mga maliliit na bagay. No? Then po, out of that lowly things na pinagsimulan po kagaya po ng mustard seed, maaari pong magkaroon ng big outcome. At ganoon din po sa kingdom of God, it might have began small, napakaliit lamang po, no? Halos ninyo nga makita yung mustard seed kanina, pero it would grow up,
ba into a tree. Yan. No? Ito po, meron po ditong Judean palm tree. Alam niyo po, noong taong 2005, meron pong kasing nakuhang kumbaga parang palm seed yun pong mga scientists. At nung nga pong 2005, yung pong 2,000-year-old na nakita nilang palm seed ay tinry po nilang itanim, no, through human-assisted germination. And lo and behold, napalago po nila yung pong punong ito that is 2,000 years old. No, at ito nga pong punong ito ay pinangalanan nilang Methuselah. No, Methuselah po ang pinangalan na dyan sa puno na yan. Ano po ang implication naman yan sa atin, mga kapatid? Sabi po in 1 Peter 1:23, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God." No? So, lahat po tayo, mga kapatid, na nakilala sa Panginoong Diyos. At one time or one point in our lives, tayo po ay nabahagi na ng salita ng Panginoon. At yun po ang naging daan upang tayo ay maniwala sa Kanya, for us to have faith. Diba sabi nga din po in the book of God, if you have faith as small as a mustard seed, you could order this mountain, no? Diba? Kumbaga, you could command this mountain to move from here to there and it would move. Sabi pa rin po, meron pa rin pong isang sabi din na paggagamit ng mustard seed. But if you have faith as small as a mustard seed, you could order this mulberry tree to move from here to the sea and it would move. No, hindi po siyang sabi ng Panginoon, again, it is a hyperbole na ginagamit po ng Panginoon. Kumbaga, ang punto po doon, anuman pong bagay na maliit na meron tayong binigay sa atin ng Panginoon, eh kaya niyang palaguin. No? Even that little faith na meron po tayo by the grace of God, ay maaari po natin gamitin upang tayo ay patuloy na lumago sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. And that seed, no, the gospel of God that has been placed in our hearts, the gospel of that kingdom na nagsimula po sa Panginoong Jesus, ay buhay, it is living and active, it is enduring. No? Through what? Through the Word of God. Sino po itong Word of God na ito? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. He is the living Word. No, iba nga. Sabi nga po, di ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Sino po itong Word na tinutukoy na ito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay namuhay na kasama natin, namatay para sa ating mga kasalanan. At dahil po doon, no, nag-plant po ang Panginoon ng seed, diba? Sa puso po ng bawat isa sa atin. And He allows the Holy Spirit to nourish us, for us to remain in Him, living and enduring. Ano pa po? Sabi nito, do not despise these small things, or this, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work of the Lord. Alam niyo po, natutuwa po ang Panginoon Diyos. Huwag pong isipin, di ba, no, na dahil napakaliit lamang ng mga ng pinag-ugatan ng isang bagay, eh, hindi na po ito lalago. Nakita po natin ang ministeryo ng Panginoon na kung papaano po, no, with that 120 faithful believers that God has, that Jesus Christ has, no, that no overturn po nila the whole world upside down. Diba? That during that time, the whole Roman Empire, wala po silang magawa nung pong mga panahon nila. They were trying to kill yun pong mga mananampalataya ng Panginoon. Sinusunog nila, ginagawa po nilang pang ilaw sa light post, no, paggagabi. Diba? Pero ang mga Kristiyano po ay talagang nanatili, diba? At nagpatuloy at nagpursige, no, para po sa gawain ng Panginoon. At nakita naman po natin kung paano pong hanggang ngayon, no, maari pong iyang katabi mo, 'di ba? Ngayon ay wala po 'yan. 'Di ba? Kung wala rin ang gawain ng Panginoon. 'Di ba? Kung wala po yung mga mananampalataya na nagpursigi upang tayo pong lahat ay makilala sa Panginoon. Kung niyo i-remember po, ewan ko kung naalala niyo po itong commercial na ito. 'Yan. Familiar ba kayo dyan sa Milo? Yan, paborito ko po yan nung ako po ay bata. At meron pong Milo jingle na yung familiar, especially mga nabuhay ng 80s and 90s na kagaya ko. No? Ayan, sabi po dyan, "Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams." Diba? Kumbaga, mula po dyan, alam nyo dahil po yan, narinig ko yung laki, "Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams." Yan.
Di ba, napapakanta tuloy ako. Pagka narinig ko na po yung commercial na yun before, talagang parang gusto kong uminom ng Milo. No? Kaya po ako lagi nagpapuli ng Milo sa mga nanay ko noon. Dahil nakikita ko yung mga atleta before. Di ba? Na nakikita mo yun, Bea Lucero. Di ba? Yung mga anong ano before. Ngayon, si Carlos Yulo na ang andyan po sa commercial ng Milo. Pero baga, totoo po yung sinasabi ng kanta na yun. Ano, di ba? That mula po sa mga maliit na bagay, nag-uugat ang mga napakagandang mga bagay. No? Great things start from small beginnings. So, kapatid ngayon, kung ikaw ay nag-despair, kung ikaw ay nawawalan ng loob, wag kang manghinuha. No? Maging ikaw ay maging pasyensyoso lang. Maging patient ka lang. Dahil makita po natin, di ba mga kapatid, ito nga po, bahagi ko lang po ulit sa inyo na po ang sinasabi sa Word of God in 1 Corinthians. No, sabi po in 1 Corinthians 16, yan, 1 Corinthians 16, 1 Corinthians 1, 26-27, sabi po dyan, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Isipin mo na kung ano ka nung tinawag ka ng Panginoong Diyos. Not many of you were wise by human standards. Not many of you were influential. Not many of you were of noble birth. Diba? No, mga naman, kung isipin mo po, marami sa atin ay hindi naman po talagang ganun. Ganito na ang itsura nung tinawag po tayo ng Panginoon. Marami po sa atin ay talagang maloloko. Maloko pa nung tayo po ay tinawag ng Panginoong Diyos. Marami sa atin may mga kanya-kanya pa iba-ibang biso. No? At ako rin po aminado hanggang ngayon, I am a work in progress. No? Lahat po tayo, we are in work in progress na kung saan hindi pa po talagang fully fulfilled ang gawain ng Panginoon sa atin. We are being changed from glory to glory to glory. No? So, wala po eh. Hindi po natin dapat husgahan ang mga bagay na nagsimula po ng maliit. No, tignan po natin, ito patanayin ko sa inyo. Ilang taon na po ang Eljor ngayon? Ngayong taon po na ito. Well, sagot po dyan, we just celebrated our 20th year. No, noon pong January of this year, tayo po ay dalawang dekada na. No, isipin nyo, nagsimula po tayo noong 2001. No, at para pong ang bilis ng araw, no, nakita natin na nagsimula ang Eljor 2001. Nandun na rin po ako noon during that time. And sabi mo, 20 years na. No, 20 years na po ang Eljor and we are still standing strong. No, ito po ang ilan pong mga pictures, no, na makikita po natin patungkol po sa Eljor family. Yan, iba-iba po mga conventions na meron po tayo na dinaluhan po ng atin pong mga kapatid. I was in some of those conventions, no, na pinuntahan po ng atin pong mga kapatid. At iba-iba pong lugar yan. Meron po sa Iloilo, meron pong ginanap dyan doon po sa bahay ng alumni before in UP. No, meron po dyan na sa Davao, nasa Palawan. No, but all throughout, since 2001, nung sinimulan po ito ni Bishop Chito Aquino, kasama po ang ilan po sa ating mga kapastoran, nakita po natin kung paano pong pinalaguna ng Panginoon ang ministeryo ng Eljor. No, at ako rin po, ako ay po ay nakilala sa Panginoon in the year of 1997, no, ako po ay nag-aaral pa lang, no. Ayan, yan po ang mga picture natin, no. Makikita niyo po ang litrato ko diyan. Hanapin niyo na lang po kung nasaan po ako diyan, no. Diyan din po si akin pong magandang asawa si Pastora Hana, no. At kami po ay nagsimula noon before in Wairak. Ayan, Wairak pa po, at kasama po namin diyan noon si Pastor Ven. Siya po ang pinaka-leader natin diyan in sa Youth on the Rock. For hanggang po yung Youth in the Rock, pagdating po natin ng Eljor ay naging Youth Red. No? At kasama pa rin po kami dyan. Nakita niyo po ang papayat pa ng makatawa namin. No? At ang dito po sa atin pong church, ang atin pong pastor ay si Pastor Vin. No? At hanggang ngayon po, yan, makita niyo, yan, no? Nagtabaan na at lahat. Diba? Pero andyan pa rin po sa presensya ng Panginoong Diyos. Nagpapatuloy pa rin. Nagpapagamit pa rin. No, so nung kami po ay nagsimula sa amin pong ministeryo before, no, mga kapatid, alam nyo, naalala ko pa noon before, pag kami po ay nagpupunta before ng Arcegas, talaga namang yung pagkain namin ay kakatiting lang. No, minsan nagpupunta kami doon sa shuttle at minsan kalahating ulam lang pero napakaraming kanin. No, okay na po sa amin yun. Minsan kami naglalakad,
Diba? Puyat, walang pera. Isip mo, mga kabataan ito, parang nagpapakapagal. Para po saan? No, para po sa kingdom of God. No, yun pong mga tao po na ginamit ng Panginoon. Meron na po tayong mga kasama dyan na naging pastor na rin. Diba? At nakita po natin ang patuloy po na paglago at pagkagamit ng Panginoong Diyos. No, na yun pong mga bata before na akala mong walang mga potensyal, mga gusgusin, no, ay gagamitin ng Panginoon for His purpose and for His kingdom. Kaya kapatid ko ngayon, ikaw po ay namumroblema, ikaw ay nagdi-despair, no? Huwag ka pong mangamba, no? Dahil ang Panginoong Diyos po ay nasa iyo, no? Andiyan po ang seed ng Panginoong Diyos. And just wanted to share with you, no, ito pong application natin for how yun pong small in kingdom of God, how it begins. No, our application for that is believe that there's a seed of life inside of you. No, maniwala ka lang, kapatid. Magtiwala ka lang. Diba, na gaano man katagal yan. No, kasi sa atin po ang seed po ay iba-iba ang pagtubo or paglago. Diba, but there's a seed of life inside of you. At maaring ngayon sabihin mo, hindi ako perfect. Hindi ko malabanan fully ang mga kasalanan ng mga pagsubo. But God is a faithful God. No, kapatid, ang Panginoong Diyos po ay faithful at totoo. At makikita po natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Ano pa po? No, not only is the kingdom of God being beginning, but it is also being built. No, ito po ay ang Panginoon po ng Panginoon ay patuloy pong lumalago. No, sabi nga po rin sa binasa natin kanina din. Again, in chapter 13 verse 32 it says, "It is the smallest of all the seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree." No, so nakita mo, sabi nga, small as it is, isip mo, walang kapote-potensyal ang bagay na ito, no? Pero ginagamit po ito ng Panginoon at kanya po itong pinapalago. Sabi nga, it becomes larger than all the garden plants. No, so totoo naman po, no, ang alam ko lang po kasi ng mustasa, yung mustard yung pong kinakain na nagulay kasama ng mga sinigang, ayan, or yung mustard na nilalagay po sa yung sa hotdog, no? Pero hindi ko alam before na yun pala lumalaki talaga ng napakalaki, no, ng kasing laki ng puno. At yun din po yung dapat nating i-aspire, no, mga kapatid, it takes time. Hindi niyo po dapat madaliin na parang ikaw ay nagtanim. Diba kapag ikaw naman ay tanim, hindi ka nag-expect na tutubo ka agad. It takes time. Kinakailangan po na may tamang amount of sunlight, tamang amount of watering, tamang amount ng pag-aalaga at pagtatanggal ng mga weeds, no, para ang isa pong kumbaga seed ay lumaki, no, para maging ito ay kaaya-aya. At it takes time, sabi ko nga po, hindi naman po lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon ay talagang nagkaroon po ng overnight transformation. Sinasabi mo, iba siguro, Lord, gusto ko nang maging, gusto ko ng patience. Now, ngayon na kaagad, Lord, bigyan mo ako ng patience. No, di po. Minsan pagka ganun, gusto mo magkaroon ng patience, alam mo, gagawin sa'yo ng Lord. Pararaanin ka ni Lord, papa-experience ka ni Lord ng mga tao, di ba, na pagkiintayin ka, na mga makukulit, agiging maging mapagtsaga ka, i-develop ng Panginoon ng karakter mo. Diba? And that is how we grow. Diyan po tayo lumalago sa presensya ng Panginoon. Ano pa po? Diba? Ang presensya po ng Panginoon, katulad po niyan kanina, small as a mustard seed. Lumalaki po ng hanggang ganyan. Isipin niyo po, mustard tree yan? Diba? Opo, ayan po ay mustard tree. No? Na, somewhere po in the Middle East. Pero isipin mo, ayan po, bago po yan lumaki ng ganyan. It took time. So ikaw kapatid, again, kung ikaw po ay nahihirapan or meron ka pong mga tao na minsan ay pinagpe-pray mo, no, wag mong pagsawaan ng loob dahil meron pong binibuild ng Panginoon. Una-una, naglagay po ang Panginoon ng seed. Sabi ko nga po, iba-iba ang pag-usbong or pagtubo ng mga seed na yan. No? Kagaya rin po ng Panginoon kung makikita niyo po ang prophecy sa Panginoon Diyos in Isaiah 53 verse 2, sabi po dyan, "He grew up before him like a tender shoot."
and like a root out of a dry ground. Sige mo, kung ang isang seed ay lumaki out of a dry ground, ito po ay siguro suppressed. Diba? Maliit. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Ito po ang description sa Panginoon, diba? Sa Messiah na paparating. Diba? Hindi siya, yun nga, hindi siya kaaya-aya, wala siyang beauty or majesty that we should be attracted to him. And also, he was despised and rejected by mankind. A man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their face, he was despised and we held him in low esteem. No? Ito po ay talagang prophecy na naging katuparan po nung dumating ang Panginoong Jesus. Diba? That he was despised and he was rejected. Hindi siya pinanganak sa mayamang pamilya. Pinanganak lamang siya sa isang simpleng pamilya, no, na kumbaga ay nagpupursige, nagpapagal, 'di ba? Kaya wag po tayong panghinaan ng loob, 'di ba? Dahil unti-unti po yung pinapalago ng Panginoon. But lo and behold, sabi ko in Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and with man. So ano man pong mga bagay, kapatid, ang pinagdaraanan mo, 'di ba? Sa mga panahon pong ito, never give up. Huwag po tayong mag-give up. Pagpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Alala ko po, yung nga pong madalas ko rin ma-share sa inyo, yung testimony ko as a believer in Christ. Ako po, before I nakilala sa Panginoon, nung ako po ay bata pa lang sa mga Sunday schools, yung sumasama din ako. But there was a time, no, nung ako po ay napapabarkada na, no, nagsimula na ako ng high school ko, na kapag kayin pong mga moderator na dumarating sa bahay namin dyan, sa Commonwealth ko po noon, no, ay dumarating na yung mga moderator ko. Nagtatago na po ako sa kwarto niyan. Hindi na po ako lalabas. At yung sabi ko, ako ay nag-aaral. O di kaya bago pa lang dumating yung pong moderator namin, ay umiiska po na ako sa labas ng bahay namin upang hindi po ako makasama. But lo and behold, in 1997, doon po yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. The Word of God really spoke to me. At yun na po yung time na unti-unti po akong binago ng Panginoon. Well, sabi ko nga po, hindi pa ako perfect. But alam niyo po, huwag niyo pong pagsawaan in prayer. No, yun po mga tao na inakala mong wala ng pag-asa. Patuloy po natin silang idilig sa panalangin. No, patuloy po tayong tumawag sa Panginoon. At alam po ng Panginoon na kung kailan ang tamang panahon, kung kailan po usbong, diba, ang mga words na binibitawa natin sa mga mahal natin sa buhay or mga kaibigan natin. Huwag po tayong magsawa, mga kapatid. And sabi nga po dyan in Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So kapatid, kung ikaw ay sawang-sawa ng magmahal, diba, lagi ka na lang finoforsake. Pag ikaw ay nagme-message sa messenger, ay parang lagi ka na lang sinisinzone. Diba, never give up. Alam ko marami po sa atin, especially po yung mga kapastoran natin or mga elders po natin dyan pagka tayo ay fina-follow up. Parang ako lang din po yan, kapatid na, no? Hindi po ako pinagsawa ng nanay ko in prayer and hanggang ngayon, patuloy pong nanalangin ng ang maraming tao. Hindi lang po ang nanay ko. But prayer really moves, mga kapatid, no? Yung mountains. Kumbaga, ano man po ang mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, huwag po nating pagsawa ang manalangin. Patuloy po nating, huwag po tayong mag-give up, dahil sabi nga po, in the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. No? So, alam niyo po yun mga pagpapagal na ginagawa niyo. No? Yan po ay nakikita ng Panginoon. Sinasabi niya po sa atin that, well done, my good and faithful servant. No? Pagka nakikita po natin minsan yung mga tupa na naliligaw, huwag po natin pagsawaan ipanalangin, huwag po natin pagsawaan i-follow up. No? At kung ikaw naman ang fina-follow up ngayon, pagka ikaw itong tawag ng Panginoon. No? Kapag ikaw naman po inanumbalik sa Panginoon, magpasalamat ka rin, diba? Sa iyong mga leaders or sa iyong mga pastor or mga elders that hindi po nagsawa sa iyo, sa iyong mga magulang, na patuloy na nanalangin sa iyo, no, yung sa kaibigan mo marahil na nagbahagi ng salita ng Panginoon sa iyo before. Diba? Meron, iba-iba po ang panahon ng pag-usbong ka nga. No? So, wag po tayong mag-give up. Also, ito naman po, isabi din sa chapter 13, verse 33. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven,
that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. No? So ito pong leaven na ito, hindi po ito yung number before yung number 12. No? In leaven po yung tawag nito ay yeast. Yun pong yeast ay kumaga ginagamit po pampaalsa. No? So sabi nga po that this leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. Yun pong 3 measures of flour is equivalent po to 60 pounds. No? So kumaga parang kasing bigat na po ito ng isang tao. And it could feed, no, more than 100 people. No? So kakating lang po na leaven ang kinakailangan na ihalo dun po sa 3 measures of flour, 60 pounds of flour, para ito po ay umalsa. So ano po ang sinasabi nito? Makikita po natin that the working of the leaven is it works secretly. Minsan hindi mo po nakikita, parang invisible. Akala mo minsan parang walang nangyayari. No? It works silently. But you can be assured that the working, it works. It would surely work. No? Naaalsa at aalsa po yan. Parang minsan inantay mo, kakatingin mo, akala mo walang nangyayari. But no, meron na pong nangyayari dyan. Nakatulad din po ng analogy natin kanina doon po sa mustard seed. No, maliit lang po yung pinagsimulan niya. Ganon din po dito sa leaven. No, kahit nakakaunti lang po yun, kapag ito po ay hinalo mo sa flour, no, it would surely grow and multiply. Yun pong dough na tinatawag natin. Ayan, ganyan po ang tsura ng leaven or ng yeast. No, so ito po ay inactive yeast. Ang ginagawa po dyan, na para po yan gawing active, hinihalo po yan sa konting tubig bago mo po ilagay yan doon po sa flour. No? So flour in itself ay kumbaga wala po yung magagawa eh. No? Pero sabi nga po nito, the leaven or the yeast must come in contact with the dough for the power to be unleashed. No? So kung kakatulad po na ipinakita ko sa inyo kanina mga kapatid, kung simpleng yeast lang po yan, nasa lalagyan, wala pong effect yan. It is inactive. Diba? It only would have its power when it comes in contact with the dough. No? So kapag yan po ay sinama mo na doon sa dough, no? Dyan pa lang po siya magkakaroon ng action niya, mga kapatid. So parang sa buhay din po natin, mga kapatid, sabi po tayo ay the salt of the earth. So kumbaga, kung ang salt po ay nandun lamang sa salt shaker at hindi mo po yan tatanggalin doon sa salt shaker, maalat po yan, no? But it would not be able to influence the food. Kung ikaw po ay mahilig kumain ng corn, di ba minsan matabang, nalagyan mo ng asin. Pero unless taktak mo yung asin at nandiyan lang sa lalagyan, wala pong kwenta yan. Ganon din po makapatid, no? Doon po sa arena, kung hindi mo po ilalagay yung yeast dyan, it would not take effect. But lo and behold, katulad nga po ng nakita natin kanina, kapag ito po ay nilagay natin sa yung yeast ay nihinalo natin doon po sa arena, no? At talaga naman pong hinayaan mong work from within, yung tawag po nila, no? Ay talaga naman pong aalsa yun pong flour na yan. At sabi nga po, iyan po ay nininid, no? Para pong niro-rolyo-rolyo na ganyan upang mas maging firm at mas maging strong, mga kapatid. At ganun din po ang nangyari sa atin, mga kapatid. Ang the working of this leaven is internally. No, tayo po ay, kapag tayo po ay talaga naman pong tinawag or binahagi na ng salita ng Panginoon, the work of God is living and active in each of us. Diba? It is working secretly. It is working silently. At akala mo isang wala pong nangyari. But no, meron pong ginagawa ang Panginoon Diyos. Meron po siyang ginagawa na pagbabago. And it is not our work na magbago ng tao, but it is our duty, no, it is our work to share the good news of God, no? Ang good news of God nga po, sabi po, kakaiba po ito from ang good news po, no, is not good advice, dahil ang good advice po ay binibigay kapag hindi pa po tapos ang isang bagay. Pinag-usapan po natin sa All About the Kingdom. Alam mo po, sa isang kingdom meron pong naganap na war. No, at ikaw bilang king, nangangailangan ka ng good advisors. Advice
for you to be able to overcome or topple the other kingdom. Pero kung yung labanan ay tapos na at nanalo na yung kingdom niyo over the other kingdom, no, nanalo na kayo, ang kailangan mo po is mga tagapamalita ng good news. Kasi alam mo, the battle has been won. Diba? You already have the victory in Christ, the victory over your enemies. Yun po tayo, mga kapatid. That is the good news in the kingdom na kinakailangan po ng Panginoon ng mga tao that we would act like a leaven in our society. No, wag po tayong maging bantulot na isipin natin na oh, okay na sa atin ang ganito na lang, wag hayaan mo na, wag mo nang alalahanin ng iba pa pong mga bagay. Gusto po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, no, is that once the contact has been made, katulad po ng leaven doon po sa flour, the power is unstoppable. No, nakagaya po ng pinakita na faith ng mga mananampalataya during that time, kahit na sila po ay 120 lamang, di ba? Pero yun pong pagmamahal na meron ng Panginoon, the power of the Holy Spirit that is in them, kumbaga yun pong nag-push sa kanila upang mahalin po yung mga tao, hindi kaibig-ibig. Di ba? Dahil po sa movement ng Christianity, mga kapatid, the Christian movement, di ba? Yun nga po sabi po nila, a lot of the schools na meron po tayo ngayon like Harvard University ay nagsimula po dyan sa Christianity movement. Na yun pong orphanage, diba? Kasi during time po, yun pong mga ipinanganak na disabled or meron mga kapansanan na hindi po pinapansin, inaruga po yan ng mga Kristiyano. Diyan po nagsimula ang mga orphanages. Also, meron din pong time na kung saan lumagana po ang plague, diba? All across Europe. At ang mga Kristiyano po ang nagtayo ng mga kumbaga edifice, no? Para i-house po yung mga taong may sakit at dyan po nagsimula ang mga ospital. At kung wala po, di ba, ang Christian movement, ilan ka po kaya sa atin ngayon ang wala rito? Di ba? Malamang wala po. Di ba? Pag hindi po hinayaan ng Lord yun, sabi nga po ng Lord, the work of the Lord cannot be stopped. As little as that mustard seed na ipinlat, it would grow and mature and become a tree. Di po ba? At katulad din po, ito pong leaven na ito na ito po ihinalo mo, no, sa dough or doon po sa flour, ito po ay lumalago at pinapagpala ng Panginoong Diyos. Ganun din po, alam niyo po, during that time po kasi ng mga yung po mga tao na naggagawa po nito, no, yung pakausap ng Panginoong Jesus. Dahil sobrang mahal po ng yeast. Yung po unang batch na ba nilagyan na po nila ng yeast yan, bago nila isa lang, yung po yung ginagawa ng iba, kumukuha sila ng isang batch dun po sa dough, no? At yun pong kinuha nilang one batch na yan, no? Ang gagawin po nila, ihahalo po nila yan sa panibagong batch ng wala pa pong yung flour pa lang po, at lalagay lang nila yung dough doon. Hahayaan nila at ito po ay lalago po ulit. Isipin mo, kapatid, what impact you would be able to have kung ikaw ay magpapagamit lang sa Panginoon. No, napakarami na po natin nakitang mga tao that they gave up their lives para po sa gawain ng Panginoon. And if you're being called, diba, para po sa gawain ng Panginoon, just surrender and allow the work of God. Dahil alam niyo po, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon just to spread yung pong good news niya. Tayo po ang magiging tagapagbalita, the heralds of the good news of God. So, huwag po natin itong pagsawaan, mga kapatid. Amen. At sa ba po, mga kapatid, hindi lang po tayo unstoppable. Alam niyo po, sabi po, ito po, mga kapatid, meron lang pong maliit na drawing dito or picture dito. God can turn little things into great things. So kung ngayon feeling mo ikaw ay insignificant, ikaw ay bata lamang, or feeling mo, Pastor Art, napakatanda ako na no. Huwag mo pong isipin na ikaw ay wala nang magagawa para sa kingdom of God. Lahat po tayo wala pong exempted. Lahat po tayo ay dapat na merong ginagawa para sa kingdom of God. Huwag po tayong magsawa, mga kapatid. At katulad po nitong pusa na ito, dapat ang tingin natin sa ating sarili. Tayo po isang tiger na tayo po ay empowered ng Panginoong Diyos for us to be able to do great things. Sabi nga ng Panginoon, ano yung little na meron ka sa iyong mga kabay? Katulad po nung bata. Diba? Sabi niya, I just have 5 loaves and 2 fish. But that little that child had was used to feed
No, yun pong 5,000 people during that time. Diba? Mayroon pong, instance naman that they just had 7 loaves at nakakain po ng 4,000 people. No? Kapatid, ano naman yung mga bagay na meron ka, kaya po iyang palakihin ng Panginoon, kaya po iyang i-multiply ng Panginoon, placed in the hands of God. And again, ang application po natin, don't get too easily discouraged. Huwag ka pong maging mabahala, kapatid. God is in control. At ang huli po, how the kingdom of God blesses. How the kingdom of God blesses. It says there in verse 32 of chapter 13, it is the smallest of all the seed, but when it is grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree. At ito po yung naging tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. No? So, alam niyo po yun pong bagay na natanggap natin sa Panginoon. Ayaw po ng Lord na maging makasarili lang po tayo. Kaya sinabi po dyan that the birds of the air come and make nests in its branches. Alam niyo, napakarami po sa atin nung nakilala sa Panginoon. Ay, kumbaga, we are so heavenly minded, nakatuon na lamang po ang atin pong focus or attention, di ba, sa heaven or yun pong bagay na makakamtan natin. Pero isipin niyo po, kung walang taong nagbahagi sa inyong salita ng Panginoon, paano kayang nakakilala? Kung hindi ka nakapanood, limbawa ng 700 Club, walang nag-produce noon, di ba? Paano ikaw kaya ay makakilala sa Panginoon Diyos kung wala pong mga taong nagpagal para sa iyo at sa akin? May makakilala kaya sa Panginoon? So that we should not be too heavenly minded that you're no earthly good. Di ba? Tayo po ay nandito pa po sa mundong ibabaw because meron pa po tayong purpose. Meron pa po tayong dapat gawain, kapatid. Kung ikaw ay estudyante, bahagi mo ang salita ng Panginoon sa iyong mga kaibigan. Diba? Kung ikaw naman ay empleyado, maaari mo itong ibahagi din po sa iyong mga kasama. Di po ba sa work, maaari mo po itong bahagi sa mga kakilala mo, mga ka-business associates mo. Diba, hingi po tayo ng wisdom sa Lord kung paano natin itong maibabahagi. Sabi nga po, we are blessed. Tayo po ay blessed for us to become a blessing, maging pagpapala din po sa napakarami. And it says in Ezekiel chapter 17:22, thus says the Lord, I myself will take a sprig from the lofty top of the cedar and will set it out. I will break off the topmost of its young twigs, a tender one, and I myself will plant it on a high and lofty mountain. On the mountain height of Israel, I will plant it that it may bear branches and produce fruit and become a noble cedar. And under it will dwell every kind of bird. In the shade of its branches, birds of every sort will nest. Ito rin po ay prophecy patungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesus na kung saan marami po, no, he would be planted nga dyan nga po in Israel, as we all know. Pero paglago po ng shrub na ito or ng puno na ito, ang Panginoong Hesus, marami po iba-ibang klase ng ibon, which symbolizes every nation, diba? In the shades and of its branches, birds of every sort will nest. Na kapatid, tayo pong mga Kristiyano, we are tayo po ay tahanan, no? Tayo po ay puntahan ng mga lost, no? Tayo po ay puntahan ng mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. At kung paano mong naranasan lang ang pag-ibig ng Panginoon, yun lang din po yung kaya mong ibahagi. No, kung ano po yung bagay na natanggap mo bilang mananampalataya, yun lang din po yung maari mong ibahagi, no, sa mga taong nakapaligid sa iyo. At gawin po natin itong goal. Gawin po natin ito, Panginoong Diyos. Gawin po natin ito, hilingin po natin ito sa Panginoong Diyos na, Lord, kung wala po ako, Panginoong Diyos, hungry and thirst for the lost, give it to me. Lord, kung ngayon nahihiya po ako, Lord, bigyan mo po ako ng boldness. Bigyan mo ako, Lord, ng sustenance, Panginoon, for me to be able to share the good news of God. Alam niyo, mga kapatid, gusto po ng Panginoon na gamitin tayong lahat. Diba? At tanong ko po sa inyo, how does the kingdom of God affect your life and how you act towards other people? No, paano pong na-impluensyahan ang buhay mo ng kingdom of God? Ikaw ba ay naging catalyst?
ikaw ba ay naging bahagi ng pagbabahagi rin ng salita ng Panginoon upang marami pa ang maakilala sa Panginoon. And my prayer, mga kapatid, is para pong inabasa po natin in Revelation 7:9. After this, sabi po in Revelations, after this I looked and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and language, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. Ito po ang picture natin, mga kapatid, in heaven. At gusto po ng Panginoon na from every tribe, from every nation, marami pong makakilala sa atin. At kung ano man po ang opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon, let's grab it. Maging po tayong parang mustard seed, that small, kahit na po small po ang ating beginning, the Lord God would build it. No? He will begin to build it in us. At makita po natin kung paano po tayo nagiging, how we become mature in God. How the grace of God matures in each and every one of us until we become a blessing to other people. So mga kapatid, I hope and pray na ito pong mensaheng ito ay nangusap sa atin. And join me in a moment of prayer as we just raise up our petition to the Lord our God. Lord, Panginoon, maraming salamat po dahil alam namin, Panginoon Diyos, that this message about the kingdom of God is all about you. It's all about you, Lord God. And kung paano po kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya magiging kagamit-gamit for us to bring glory, honor, and pleasure to your name. This is our prayer. It is my prayer, Lord God, that yun po mga tao na nakapakinig, Panginoon Diyos, ng mensaheng ito ay magpagamit, Panginoon. Gamitin mo kaming lahat, Panginoon, to be able to share your glory and love to other people. Lord God, multiply the blessings that we have so that may we be a blessing to other people as well. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you and we bless your name today. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Again, God bless you, mga kapatid. And let's continue to begin the work of God. Let us continue to build it in our lives and allow it to become a blessing to other people. May you be a blessing and God bless you. Mapagpalang linggo po muli sa inyong lahat. At nagpapasalamat tayo kay Pastor Art for giving us a very encouraging preaching sermon for this week. Thank you for giving us enlightenment at muli kaming nagising at na-challenge. Na-challenge tayo mga kapatid sapagkat napakaganda ng salita ng Panginoon ngayon. Tunay na ang resulta, tayo mismo, ako po ay isang resulta ng pagbibigay ng bahagi ng salita ng Panginoon. Nakala ng marami ay walang epekto, akala natin walang nangyayari, pero meron po. Tunay ang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Si Apollo po yung magpipreach, iba po yung mag-water nito, pero ang Panginoon po ang nagpapalago. And once again, I would like to encourage for those brethren na nagpipreach na po ngayon, nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa anong mga pamamaraan na ginagawa nila. Na sa tingin natin yung ating sinisharan, especially our loved ones, na parang hindi naman na umiepekto o walang dating sa kanila. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob sapagkat meron po yan. Tandaan natin ang gawain ng Panginoon ay kaya siya pumunta sa lupa ay para iligtas ang lahat. Ang ating gagawin ay sharean lang sila. Kung sa tingin natin na sa tagal natin pinagpipray, tagal na natin kinakausap, tagal na natin i-invite, inabot na ng pandemic, pero huwag po tayong panghinaan ng loob sapagkat meron pong ginagawa ang Panginoon na hindi natin nakikita. At meron itong magandang impact. Even this pandemic, meron pong magandang idunidulot ito upang ang tao ay muling bumalik sa Panginoon. Ang kailangan lang, meron katulad mo, katulad ko, na hindi po maging maramot para magbahagi ng salita ng Panginoon. Meron po tayong social media ngayon. Marami ng means ng ating technology to share the gospel. And I would like to encourage you, brethren, na end times na malapit na pong dumating ang Panginoon, maging kabahagi tayo ng mission ng Panginoon.
to share the gospel to the ends of the earth. And before we end this Sunday worship service, basahin ko po muna yung ating reflection question. One is, ano po ba yung action or steps na pwede nating gawin para makapag-preach po tayo ng gospel of God sa ating family or maging sa ating mga friends? Ano po yung naiisip ninyo mga steps na ito? And I recommend through social media, pwede tayo mag-share. Secondly, what is your part in the mission? Ano po yung bahagi mo? Bigyan ko po kayo ng example, pwede tayo maging giver, pwede tayong nananalangin, at pwede ka rin ikaw mismo ang magsalita o mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos sa tao. Remember, kahit po sa tingin natin, wala po itong impact, pero meron po. Sa tingin natin, parang walang epekto, pero meron po. Malaki po ang gawain ng Panginoon at ibig niyang maging kabahagi ka, kapatid. So, ano po ang inyong gagawin to preach the message of the kingdom of God maging sa inyong community? And I hope these two reflection questions ay maging isipin natin para sa linggong itong darating, maging kabahagi tayo, may mangyari po sa pag-share natin para sa iba. So, let us close our eyes and let us pray for it. And I invite you all for our closing prayer. Lord God, we thank you, God, for this week, Lord God. Thank you for sa preaching mo. And we thank you, God, dahil naging nakakilala kami dahil may mga tao po na hindi naging madamot para i-share sa amin ang gospel. Thank you, God, sa mga taong ginamit mo para makilala ka namin. And all throughout the days and years, Lord God, patuloy namin silang inaalala. Thank you, God, sa buhay nila. At sa ngayon, Panginoon, kami po ay nakakilala na, Lord God, yung mga taong ibibigay mo sa amin para ma-sharean, Lord God. Yung mga taong na-share na namin, Father God, ipinapanalangin namin sila na patuloy silang lumago. Maging kabahagi rin sila ng mga taong kailangan po ang kaligtasan ng Panginoon. Sapagkat ito po ang heartbeat mo. Ito ang mission, Lord God, kung bakit ka pumunta sa lupa upang ang lahat ng tayo makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord God, salamat po sa mga taong nakakapakinig nito. And I pray, Lord God, na lahat po kami ay ma-encourage, mabigyan po ng kalakasan na maging kabahagi kami ng mission mo sa lupang ito bago ka dumating, Panginoon. And Lord, I am praying right now, Lord God, ng mga kapatid ko sa oras nito, sino man po sa kanila ang nangangailangan ng kalakasang physical o meron po silang pinagdadaan ng karamdaman, Panginoon. Pinapanalangin namin sila, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang kaligtasan mula sa iyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord God, lahat po sila ay pagilingin mo. In Jesus' name, Lord God. And we are praying also, Lord God, doon po sa mga kailangan po ng financial blessing, Lord God. I pray that you meet all their needs, Lord God, according to your riches and glory. In Christ Jesus, our Lord, Father God. Lord, tulungan mo kami na mag-increase po ang aming faith sa iyo. And for those people, Lord God, na nangangailangan po ng restoration of relationship, Lord God, we are praying for them na patuloy mo silang ibaba mo, Lord God, ang mga tanggalin mo yung mga pride, that there be restoration and harmonious relationship among family and friends, Father God. At dalangin ko, Lord God, yung mga nananalangin naman ng trabaho at financial breakthrough, Father God. Lord God, I am praying right now, Lord God, that you meet all their needs, Father God. Lord, salamat po. Salamat po sa simbahan itong kinabibilingan namin. Salamat po sa lahat ng aming mga pastor, area leaders, at lahat ng members ay patuloy mong pagpalain sa linggo nito. Till next week, Father God, to you belong all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless mga kapatid, and be a blessing.